Hindi raw masyado dapat maging iyakin ang mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon kay Budget Secretary Benjamin Jokno. Ayon kay Jokno, 0.4% lang ang maituturing na epekto ng train law sa inflation ngayon. Kaya hindi siya sang-ayon na suspindihin ang train law, lalo't ang malilikom na buwis mula rito ay mapupunta sa mga proyekto ng gobyerno. Tutol din ang kalihim sa pagtataas ng minimum wage. Ayon kay Jokno, magre-resulta kasi ito sa mga kaunting trabaho. Sa mga sandali ito, mga kapuso, makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono si Finance Undersecretary Karl Chua. Magandang hapon, Usec. Welcome sa QRT. Usec Chua, good afternoon. Welcome po sa QRT, sir. Usec Chua, good afternoon. Welcome sa QRT, sir. Apo, medyo maingay lang yung background niyo. Hindi ko marinig masyado. Kamusta po ang signal ngayon na Usec Chua? Mas mabuti ngayon. Good afternoon po. Usec, unang-una, marami ho ang nananawagan, kumokontra sa implementasyon ng train law na wag daw po muna itong ipatupad. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? Ang train law naman ay hindi yung punot dulong problema natin ngayon. Marami pong ibang dahilan kung bakit nagsisitaasan po yung presyo ng gasolina, ng diesel at ng mga pangunahing bilihin. Halimbawa po, yung nakasaad po sa train law, yung dagdag lang naman sa diesel ay 2 peso and 80 centavos kasama na yung excise at VAT. Pero pag tiningnan niyo po yung bilihan ng diesel ngayon, 10 peso na po yung dinagdag mula sa December figure. So ibig sabihin po, maraming ibang factors yung pumasok tulad ng pagtaas ng mga international price ng oil tulad ng Dubai crude, yung exchange rate po natin. Kaya dapat tingnan po natin kung saan po yung pinagmulan ng pagtaas ng ating mga bilihin. At yung train ay isa lamang at maliit na porsyento lamang sa pagtaas ng mga presyo. Usec, napakalapit sa sikmura ng maraming Pilipino at pangunahing concern nila ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Sa mga nakalipas na buwan, nagtala po tayo ng mataas na inflation rate. How is the government addressing this, Usec, sir? Well, ganito po. Yung gaya ng sinabi ko, yung unang step ay dapat alamin natin kung ano po yung dahilan. Yan yung pinaliwanag ko kanina. Pero kahit train ang nag-cause nito o hindi train, ay dapat tulungan din natin ang mga mahihirap at mga vulnerable. Kaya mayroon po tayong malaking programa. Ito yung unconditional cash transfer. Yung pinakamahirap na 10 milyong pamilyang Pilipino ay tumatanggap po ng subsidy sa gobyerno, 2,400 sa taong ito at increase ito sa 3,600 next year. Meron din po tayong national ID na mapipirma din ng ating Pangulo, siguro this week or next week. Ito po ay ating gagamitin para mas mapabilis at mas mapaayos yung pagbigay ng mga tulong or subsidy. Mga kapuso, si Finance Undersecretary Karl Chua, maraming salamat po. Magandang hapon, Usec, sir. Maraming salamat. Magandang hapon din po.